nagdaanan ng banal na kasulatan, yung time pass o nagdaang panahon dito sa mga huling araw, itong Diyos na ito na makapangyarihan sa lahat, nagsalita na ito sa Hebrews chapter 1 verse 1 patuloy na kung siya gumamit dito ng mga propeta, ang tagapagsalita o spokesperson sa huling panahon, yung kanyang anak. Kung yung anak niya ang nagsasalita, bakit meron pang mga ilang bagay sa usapin ng pagsamba na ini-a-apply dito? Ano? Tingnan nyo sa Hebrews chapter 1 verse 1 kung ano ang ating sinasabi na ito. Merong mga ilang bagay na hindi nararapat gawin ng mga nagsisipag-sipa, ngunit ito ay ipinagagawa dahil nga nasa Bible daw. Hebrews chapter 1 verse 1, ito, ang Diyos, ayan, na nagsalita noong unang panahon, o yung time past, sa ating mga magulang, ayan si Abraham, si David, si Moses, ako, kung sino-sino mga magulang, sa iba't ibang panahon, may 1,000 BC, 1,500 BC, 1,400 BC, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw o last days na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sabi doon, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. Maliwanag na tayo ay sinasako ng kautusan ni Kristo sa panahon natin ngayon, kaya itong mga bagay na ito na kinokopya ng ilang mga tao at dinadala sa panahon ni Kristo ay tapos na. Wala na ito. Nandito kasi ito nangyari. Kagaya nung yung pinag-usapan natin nung nakaraan, yung tithing. O, pagdating dito sa New Testament, ito na yan. Giving na yan. Ngayon naman, nandito naman tayo sa music. Pagdating sa New Testament, ito na yan. Kasi nga, wala namang nakalagay na instrumento na kapag pupuri ka sa Diyos, gagamit ka ng mga binanggit natin kanina kung ano-anong mga pang-alim na yun. Na kung saan tunay na napakaingay ng kanilang pagsamba noong unang panahon at hindi nalugod ang Diyos doon. Meron tayong mga talatang pinangahawakan yan, papasahin natin yan sa mga sumunod na pag-aaral natin. Kaya huwag po kayong ma-absent, ano? Dahil napakarami itong pag-aaral na ito na kung saan magbibigay kalinawan. At tinitiyak natin na sa pamamagitan ng mga kautusan ng ating Panginoon, mababaliwala yung mga bagay na ito. Hindi natin binabaliwala yung pagpuri sa Diyos, kundi ang pinag-uusapan natin, yung paggamit ng isang bagay na hindi naman inutos. May halimbawa tayo dyan, kung ating maaalala sa Leviticus, ano? Ito ay gumaganap sila ng pagsamba sa chapter 10, sasariwain lang po natin, yung magkapatid, kung inyong maaalala, Leviticus chapter 10, kasi dapat natin isang guni sa Bible, kung ito nga ay tunay na nakasulat na siyang ipinag-uutos ng Diyos o hindi. Dahil kung hindi, delikado tayo. Gumagawa tayo ng isang usapin na kung saan hindi nasusunod ang aral ni Kristo, kundi yung taong nagpapasunod, na gumamit ng musika. Leviticus chapter 10, pansinin natin, ano? Ito'y isang halimbawa na kung saan makikita natin dito na hindi mo pwedeng lapas tanganin ang utos ng Diyos. Sa 10:1 ng Leviticus, at si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron, so pamangkin ni Moses, ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kanikanyang suuban, o yung isang paninde na may apoy sa dulo, at sinidla nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan, at sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy. Bakit? May utos ba na bilang Panginoon, gamitan mo ng ibang apoy? Wala namang sinabi ng Diyos. Pag ako, haharap kayo sa akin, gagamit kayo ng ibang apoy. Makikisindi ka rin, igagano mo. Wala namang gano'n na. Ngayon, nangahas itong dalawa na gumamit ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. Specific yung utos eh. Kagaya ni Moses, gumawa ka ng daong, binigay pa'y sukat. Merong once ganito centimeter, anong uri ng kahoy, gopher na kahoy, hindi pwedeng basta-basta kahoy na ano lang, baka lumubog. Specific yung utos. Pati yung mga may nakalagay pa rin isang siko, dalawang siko, bakit? Lulutang yun eh. Ang isasakay doon, tao at mga hayop, mga binhian na kung saan hindi
sukat. Isang sukat talaga yung kung magagawin dalawa. Ang nangyari dito, wala naman sinasabing gumamit ng apoy, gumamit ng ibang apoy, itong pamangkin ni Moses. Ano nangyari? Sa verse 2, at sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy, at sinupok sila, at namatay sila sa harap ng Panginoon. Na magagawin sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang sinalita ng Panginoon na sinasabi, ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin, at sa harap ng buong bayan ay luluwalhatiin ako, at si Aaron ay hindi humihingi ng salita. Hindi nyo ako maaaring biru-biruin o hindi nyo ako maaaring paglaruan. Kung ano yung utos, yun lang. Tanong, may nakasulat ba na pwedeng gumamit ng instrumento sa pagsamba sa New Testament? Wala. Kung walang nakasulat, may nakalagay ba na bawal gumamit ng instrumento sa pagsamba? Wala rin. Ano ang ibig sabihin? Ang Bible ay silent. Alam natin yung salitang we speak where the Bible speak, and we are silenced if the Bible were silent. Ano naman sinasabi? Ngayon, sa kayo kumuha ng karapatan para kumuha at gumamit ng musika sa tinatawag na pagsamba sa New Testament. Napakainit kong usapin niya. Sa kayo kumuha ng karapatan? Eh wala naman pala nakalagay sa tinatawag na New Testament. So ito ay isang maliwanag na pagdaragdag sa kautusan ng Diyos. Bakit? Dahil nga tapos na nga dito eh. At ang mga gumawa nitong mga tinatawag na musika na ito sa panahon nila, yung mga angkan ni Israel, na ito'y ginagawa nilang pangpuri para sa ikalulugod ng Diyos. Pero ang Diyos ay hindi natuwa. Makikita po natin yan, ano ho, sa mga sumunod pang talata. Ipakikita natin ngayon yung tinatawag na authority in worship. Kung ano lang yung nakasulat, doon lamang po tayo. Sapagkat hindi nga tayo pwedeng magdagdag, hindi tayo maaaring magbawas.